ng maling suwestiyon. Ay, ano ba 'yun? Ang gulo. Ako po ay mag-proceed sa ating next procedure. Proceed sa next procedure. Welcome to my YouTube channel. Ang gagawin ko ngayon ay, as I promised, sa nauna kong video, gagawin ko ang pag-treatment sa aking hair dahil siya ay na-bleach and then kinulayan. So, to make it a short clip video, so nag-clarifying shampoo na po ako ng 2 beses. So, I will do the application na ng treatment formula natin. So, ayan guys. Nasuklay ko na yung aking hair and I'm ready to put the formula. Ito nga pala yung ginamit ko. Ito yung, ito tatlo sila. Isang set na binili ko. Bali, ito yung kanyang clarifying shampoo. Yung ginamit ko kanina. Twice ko siyang sinyampoo. Yung binanlawan kong mabuti para matanggal yung extra anything na nilagay ko sa aking hair. And then, ito na po yung aking next na ilalagay na formulation. Ayan, at and start na tayo. Sabi dito is keratin treatment, anti-freeze treatment, keraband. Tingnan po natin kung anong effect niya, kung mauunat ba siya after or just a treatment. Ayan guys, so start na natin lagay. Ito yung mga gamit na, ano, ito na yung mixture niya, nilagyan ko na. Siyempre, may tinting brush. At meron tayong clip. And may ekstrang suklay na tinting brush din pang suklay after ilagay yung formula. And then also yung gloves. At saka itong ating towel na ginagamit ko talaga pagka may kulay. Ayoko ng cape, mainit po. Ayun. And I only use daylight. Wala po akong ginamit na ilaw. Dito sa area na to maliwanag kaya dito ako magagawa. Ayan. Okay guys, start na natin ang paglalagay ng treatment. Ayan guys, nilagyan ko na. Nag-start na ako. And yung paglalagay po ng ating formula ay hindi sobrang dami at hindi rin sobrang konti. Nilagay ko siya with my hair na 80% po siyang tuyo. Kasi yun yung sabi sa instruction. Pero depende na rin kung may mga technique kayo na mas proven ninyo. Ayun. Since me, I've been doing my job po as a hairdresser. Mga 10 years or more po akong nagtrabaho sa salon hanggang dito sa Pilipinas po. Ayan. Spread mo lang siya evenly pababa. And then, pwede mo po siyang hagurin hanggang pababa. Hagut! Hagut daw. Ayan. Suklayin mo po siya para mag-spread down yung formula. Malagyan lahat. Ayan. Importante po dyan, hindi malagyan yung scalp nyo. Ha? Mga half inch po away from the roots para hindi tayo masaktan yung ating anit. Ayan guys, dito na ako sa kabilang side. Actually, hinati ko lang siya sa 2 section kasi nga, mahirapan ako kung gagawin ko pa yung proper sectioning natin na 4 sections when you are applying ano po, formula. So, ayan. Apply evenly. Ingat-ingat lang po para hindi malagyan yung mata. Hindi po ako gumagamit ng salamin. Sa harap ko, yung cellphone lang din po yung aking pinakang salamin. Kaya naman. Ayan, medyo hagod-hagod lang yan, guys. Ayan, hanggang dulo. And then, as usual, suklayin natin para mag-spread, mag-spread out ang ating treatment na nilagay. Guys, lalagyan ko pa yung ibang area na feeling ko eh konti yung nalagay ko, pero minimal lang yung paglalagay guys ha. Since matagal naman na po akong nagaganito, okay lang, pero kayo be careful kayo sa paglalagay kasi pag nasobrahan din po sa gamot eh hindi din po maganda. Basta ako kasi yung dulo yun yung pinaka damage po, so yung dulo nilagyan ko siya ng extra additional pong ano
mixture. Ayan. Ayan guys, suklay-suklayin lang natin. And ang gagamitin kong suklay yung medyo malaki. Ayan. Ayan, diba guys? Sakita nyo? Ang lambot na niyang suklayin. Kasi nga, meron na siyang mixture. Ayan, tapos, ang gagawin natin guys, ibababad natin siya for 30 minutes or 45 minutes or 1 hour. Depende sa damage ng iyong hair. The more damage, the more dry, ay the more time na dapat i-consume sa pagbabad po ng ating hair. Okay, balikan ko kayo. Wait lang. Ayan guys, tapos na yung 45 minutes. 45 minutes lang yung aking sinet na time. Nulit. Ulit-ulit. Ayan, sinuklay ko lang siya kasi kailangan na po natin siyang i-blower. Patuyuin sa hangin na medium setting lang. Huwag pong mainit masyado yung hangin. Kailangan siya eh, ano, 100% dry bago tayo mag-proceed sa ating next procedure. Proceed sa next procedure. Ayun, at yun po ay yung pagpa-plancha na nung buhok. Ayan guys, and already na yung blower ko and ang aking paddle brush. Ayan, so start na tayo. Ayan guys, my hair is 95% dry. Binlower ko po siya ng medium setting lang para hindi naman masyadong masunog. And then I will proceed na po sa ating pagpaplancha. Okay. Alright guys, eto. Nakaready na ang aking iron. Hair iron. Nakaset siya ng 190. Tama. 190. Tapos nakasuot na rin ako ng ear protector, baka sakaling mapasok po ang sarili ko. At, ayan. Hindi ko naman siya bobongga-bonggahan, pero halos ganito lang din yung procedure, guys. Naglagay din ako ng protection na towel para di ang pasok. And, ayan, start na tayo. Kahit medyo maingay, may patrabaho kasi sa kapitbahay. Ayan. Start na tayo. Ayan. Usually, guys, 6 to 7 strokes lang ang ginagawa. Pero since ayoko naman kasi ng bonggang-bonggang plancha, mga 5 strokes lang or 4 hanggang maalis lang yung konting kulot. Ayun, kontento na ako doon. Ayan guys. Then, dating gawi, ang ginawa ko pa ding pag sa section ay 2 section lang para hindi naman tayo abuti ng siyam-siyam at saka hindi naman to reband na kailangan talaga eh masinsin ang pagpaplancha. Ayan. Masinsin. Ayan guys, medyo kailangan lang ng patience and pagtsatsaga para ma-treatment. Ayan, sariling sikap, treatment. Oh my God, bakit ganun? Ayan. Nagluloko ang aking alright, kala ko nagluloko na pindot pala. Ayan, ayan. Hindi ko siya masyadong pinaplancha guys kasi gusto ko lang maabsorb niya yung gamot. Ayan, baba tayo ulit ng another section. Hindi ko siya sobrang bonggang-bonggang paplantsahin. Makaabutan tayo ng siyam-siyam. Ayan, dito na tayo sa my nape area. Medyo hinahata ko siya guys ha, tsaka makapal yung kuha. Kasi hindi naman ganun kaseryoso yung pagpaplantsa ko. My only intention is maabsorb niya yung nilagay natin kaninang
formula. Ayan, hindi siya para ireband, pero malalaman natin to right after mapaliguan. Kaya, well, 24 hours, 48 hours, pwede na. Malalaman mo na yung resulta. Hindi kagaya sa rebanding na kailangan 2 hanggang 3 araw bago mo paliguan. Ito, pwede the next 24 hours, pwede na. Ayan, guys. Siguro mga 4 na hagod ko lang. Or 5. Ayan. Ayan, guys. Ayan guys, and I am done. Tapos na po ako dun sa aking pagpa-plancha, bonggang-bonggang plancha. Hindi pala bongga, medyo ano ang kanyang outcome. Ayan, tingin ko naman na achieve naman natin yung paglalagay ng ating gamot and pagpa-plancha na. 180 lang po ang kanyang temperature para hindi naman masunog si hair. At hindi nga po siya bonggang-bongga. Ayan. And then, malalaman natin guys, kapag ka pinaliguan ko na siya, malalaman natin kung ano ang outcome ng treatment na ginamit ko. Kung mas straight ba siya or treatment lang. Kasi may kailangan pa rin tayong gamitin after ng washing ng ating hair. Halimbawa lang after 2 days or 1 day pag di nyo na talaga kaya. Pero mas maganda kung 2 days para mas ma-absorb yung gamot ng matagal. Bawal basain, bawal itali, at bawal ang mahanginan siya ng bonggang-bongga. Ayan. Yun, tapos malaman natin ang resulta niya after mabanlawan. Gagamitan natin siya ng maintenance na conditioner na kasama doon sa pinakita ko kanina na para po sa mga kineratin at binresilient po. FYI, yung mga treatment po kagaya ng Brazilian, nangangailangan po sila ng maintenance para po hindi ma-wash out lahat yung nilagay na product natin sa hair. Ma-maintain yung ating treatment na nilagay na malambot siya, na hindi siya dry. Yun po ang purpose ng ating pagti-treatment. Kasi, guys, kung gagamitan lang din natin sila ng siya, ang hair natin ng ibang shampoo na hindi naman specific para doon sa ating buhok na nag-undergo ng treatment, halimbawa, yung regular shampoo na ginagamit nyo, pwede pong araw-araw, day by day, matanggal yung nilagay nating treatment. Guys, eto na ang aking ginawang do-it-yourself na hair color Brazilian treatment. Keraband, sabi doon sa lalagyan. Sana may natutunan kayo at lahat po ng aking ginawa ay base sa aking kaalaman at experiences. Ako po ay hindi naman tumatanggap ako po ay tumatanggap ng suggestions, comments, baka mayroon din kayong tip na nalalaman na hindi ko alam dahil magkakaiba po tayo ng technique, magkakaiba tayo ng nalalaman. So guys, hopefully ay nakatulong sa inyo ang aking video na ito at see you on my next vlog. Have an amazing day!